White hair signifies wisdom. Siguro dahil we learn more as we get older. So, yung wisdom ang nagpapaputi ng buhok ng mga lolo at lola. Hay, ang hirap din palang kausap ang sarili minsan. Magkaiba pa opinion nyo ni inner self, di ba? Got it right! Solo flight na naman ako ngayon. But don't worry, we're having fun! Punta na lang tayo ng bayan ng Mauban. That's our trip today. Tara na, dali! Ayun yung bus papuntang Quezon province, oh. Huwag kang mag-alala. Nakabili na ako ng ticket. Ayos, di ba? Better early kasi may schedule lang ang alis ng bus papunta sa Quezon province. From Buendia, ang time of departure ng buses ay 4 a.m., 11 a.m., 2 p.m. at 5 p.m. lang. Siguro dahil yun sa mahabang oras na rin ng travel time. Because from Buendia to Lucena, it would take us around 3 to 4 hours and maybe limited din ang buses na bumabiyahe. Do it yourself na naman ang tour natin ngayon. Kaya iset na natin kaagad ang ating GPS. Remember? GPS! Yes, as in go places smartly. Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. Ito ang mga province na bumubuo sa Region 4A. 879,660 hectares ang total land area ng Quezon Province at more than 500,000 hectares nito ay categorized as agricultural land. Kitang-kita nga dito sa sides ng dinadaanan natin na farming ang isa sa pangunahing ikinabubuhay nila dito. Oh, more than 4 hours na pala yun kasi andito na tayo sa Lucena Grand Central Terminal. But 1 to 2 hours pa bago marating ang Mauban. Pwede tayong sumakay ng bus or public utility van sa halagang 60 to 90 pesos lang. Welcome to Maubanan, Quezon! Say hello to our tourism officer dito sa bayan ng Mauban, Miss Annie Calleja. Kanina pa kasi gumugulo sa isip ko. Mala million dollar question to eh. Ano ba ang true meaning ng Mauban? Ang Mauban ay mula sa puting buhok. Ibig sabihin, maputi ang buhok, Mauban. Ba't kami pagtatanungin namin? White hair means wisdom. Speaking of wisdom, talaga namang hitik sa kaalaman ang trip natin dito sa Mauban. Dahil Mauban, Quezon is rich with culture and nature at yun ang ipinapasa din nila sa next generation na Maubanin. Yes, they call themselves Maubanin, right Miss Annie? Ang Maubanin ay makakalikasan, makasining at makasaysayan. Kung day tour ang hanap at gustong mag-exercise ng konti, aba! You're on the right track. May Pamana walking tour kasi na offer ang tourism office dito. You heard it right. A walking tour. Kakaiba, diba? As in, maglalakad lang tayo habang nagtutour. Pero saan-saan nga ba ang mga pupuntahan? Magkakalapit lang po ba yun, ma'am? Yung Pamana walking tour, yun sa heritage sites namin. So meron siyang mga sites to visit like Rizal Hill Park, declared National Historic Site ng National Historical Commission of the Philippines. Meron kami 1725 public bath. So, siya ay important cultural property. Yung aming seawall, na doon yung Gat-Uban Park, mahalaga sa amin si Gat-Uban, declared din siya as cultural property ng National Museum. Did I hear it right? Gat-Uban? Sino po si Gat-Uban, Miss Annie? Si Gat-Uban ay isang matapang na dumagat na
nagpoprotekta sa mga early settlements ng ngayon ay bayan ng Maubanan mula sa pagpamimirata ng mga Moro. Yun pala ang kwento ni Gat-Uban. Alam nyo ba kung bakit Pamana Walking Tour ang pangalan ng day tour natin ngayon? Dahil lilibutin natin ang ipinamana ng Maubanin ancestors. Tama, di ba, Miss Annie? Huling-huli mo pagdating mo sa bayan. Dahil makita mo yung aming mga old house, ang ganda. Well-preserved. Private yun, pero kita mo yung kanilang puso para pahalagahan ang pamana ng kanilang mga ninuno. Nakakahanga naman yun na people don't go for development ng kanilang ancestral houses. Yung iba nga, ginigiba na lang ang old houses at tinatayuan ng bago. Ayun na nga yung isang nagpapatunay ng isang Maubanin ay makasaysayan. Yung core identity na talagang pinakakilala natin sa namin sa aming mga kabataan, makakalikasan, makasining, makakasaysayan. Ano pang hinihintay natin? Diba mas maganda if we see the actual sites na minimension ni Miss Annie? Teka pala, may baon akong comfy sandals. Dapat kasi comfortable tayo sa suot natin pag nag-walking tour tayo, diba? We'll do the Pamana walking tour in a bit. Napakadali lang mag-set ng tour dito sa Maubanan, ha? Just go to their website at www.tourmauban.com. Just scroll down at makikita mo na ang tour packages na gusto mo. Then, leave a message or dial the numbers na makikita lang sa contact information just below the chosen package. Prices are discussed upon transaction ng tour package para tiyak na sulit ang trip mo sa Quezon province. Ang dali lang, di ba? To do the whole tour, syempre kailangan natin ng isang matikas na Maubanin. Meet Sir Ryan Laurelas, ang ating senior tour facilitator mula sa Mauban Tourism Office. Welcome po sa bayan ng Mauban. So, part po ng ating tour is manood ng aming ABP. So, before we go, ay napanood natin yung ating ABP dito sa bayan ng Mauban. Kailangan mapanood muna ang kasaysayan para mas lalo nating maintindihan at ma-appreciate ang mga pupuntahan natin. Huwag mag-alala dahil sandali lang naman to eh. Wala pang ang 1 hour eh. All set? Let's go! So welcome po sa ating historical canon. Ang canon na to ay binigay sa amin ng mga Kastila noong taong 1798. Amazed talaga how well they preserved yung katulad nito. 1798 pa, pero mukhang kahapon lang ginamit. Teka, parang nakita ko nga to dun sa video na ginamit nila sa paglaban din sa mga Kastila noon. Diba, Sir Ryan? At that time po, after 100 years, ay ginamit naman ng mga Maubanan na ito ang tatlong malalaking kanya at limang maliliit para naman pasukuin ang mga Kastila dito sa bayan ng Mauban. Right! Brave tactics for the Filipinos there. Pero di naman agad-agad. After 100 years pa nga raw eh. O tara! Walkat lang na tayo! Walking tour pala. Rizal Hill Park? Bakit kaya may tribute park si Rizal dito? Taong December 1925 nang ipatayo yung monument ni Rizal. Kaya sa tinawag na Rizal Park. Oo nga naman, no? May monument ni Rizal, kaya Rizal Park. Akala ko naman may hiwaga. We have to register din pala dito. Kasi from 7 a.m. till 5 p.m. lang bukas yung park dito. Part din po ito ng Sierra Madre, ang Rizal Park, before. Sierra Madre? Remember yung trip natin sa Cagayan? Sa North Luzon yun ah. Ibig sabihin, Sierra Madre extends from North Luzon to Southern Luzon. Sabi nga ni Google, Sierra Madre is actually the longest mountain range sa bansa. It covers areas sa mga provinces na sakop ng Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Isabela, Bulacan, Rizal, Laguna, Aurora, na before 1979 ay part pa ng Quezon Province. Ang
cute lang ng concept of the Pamana walking tour. It's like you have a friend lang na nakikipagkwentuhan sa'yo. At very informative yung kwentuhan from a friendly local dahil malalaman natin ang history ng kanilang bayan. Oh, kuminto si Sir Ryan. Anong meron? So ito po yung isa sa mga ancestral house dito sa bayan ng Maubanan. Wow! Grabe! Ang OA naman ang reaction ko. Sorry na. Di kasi siya mukhang ancestral house eh. Yung nasa isip ko kasi lumang bahay na medyo mga sira na rin ng konti. Tapos medyo marupok na. Sabi nga ni Ma'am Annie, preserved ang kanilang mga minana sa kanilang mga ninuno. Yan yung bahay ni Father Horacio de la Costa. Renovated na yung labas niya, pero yung loob niya is well-preserved pa rin. Oh! Tara na! Amazed na amazed kayo dyan sa White House eh. Marami pa tayong pupuntahan. Pero let's! Try kaya nating mag-tricycle. Ang init eh. Ang daming try ko. Pero paano yun? Hindi na yun Pamana walking tour. Pamana motor tour na! Ang corny. At saka, andito na rin naman tayo sa ating next stop, ang Maubanan Gymnasium. Oh, huwag magtaka kung sa gymnasium. Andito kasi sa loob yung museum na pupuntahan natin. There! Register na dali! Dito po, pinapakita rito yung mga kabuhayan ng mga Maubanin. Yung product namin, yung pagbubuli. Yan po. So, gagamitan po sa pagbubuli namin yan. And then, ang pangingisda, kasi nga po nasa dagat tayo, isa sa mga kabuhayan ng mga kalalakihan dito sa bayan ng Maubanan. And gamit sa pagkukopra. Ito naman po yung aming dalawang historical canon na maliit. Nakita natin yung isa kanina, di ba? Sa paglabas ng Municipal Hall. Oh, wait. Nakikita nyo ba siya? Ito siya, oh! Ayun lang, oh. Yung statue sa likod ni Sir Ryan. Si Gatpagil po. Gatpagil? Yan. Yung aming lokal na hero. Eh, sino si Gatuban? Siya rin po. Gatpagil ang kanyang pangalan. Tapos, at the age of 20, lahat ng buhok niya naging puti. Ngayon, tinawag siya nag-uban ng mga Maubanin. Oh, I see. Yun pala ang full version ng kwento ni Ma'am Annie. Makikita din sa museo nila yung mga lumang gamit na ginamit noon ng mga Maubanin. Karamihan dinonate dito ng mga taga rito. May mga memorabilia at mga pictures din ng mga sinaunang tao na andito sa Mauban. Along the sides of the road lang din makikita ang mga ancestral houses. Tara, silipin natin! Next up, ang 1725 public bath that really played a big part sa makulay na kasaysayan ng Maubanan. At before nga raw, ay ito rin ang main source ng tubig para sa bayan. Noong taon ng 1810, naisip ng isang mayor dito sa bayan Maubanan kasi isa nga yung nakakaigib ng kakapila sila. Ipinagawa niya itong octagon shaped tank na nilagay niya ng pitong icon na inihalin tulad niya sa mukha o unihugis niya sa wangis ng mga dumagat. Kasi yung alaala doon sa pinuno ng mga dumagat ni si Gatpagil sa pagkakaligtas sa mga Maubanin. Tuloy na natin ang pagbibilad. Este, ang paglalakad. Sir Ryan, saan tayo pupunta? Next destination, yung aming port. After port, yung pinakanlas natin yung aming pasalubong area. Pasalubong? Siyempre naman, bibili ako ng mga native at authentic Maubanin products.
yung pantalan na yan, declared siya support of the Philippines noong June 21, 1969. Then, yung nga po, entry point ng Japanese invasion. Palang napaka makasaysayan ng Mauban, no? Sa unang tingin, mukha lang siyang simple. I mean, para lang tayong nilibot sa buong town proper ng Mauban. Pero what is really amazing is the history and culture na dala ng bawat stations na dinaanan natin, di ba? Talagang we need to go places smartly. Kasi Philippines indeed has a lot to offer. Katulad na lang dito sa Mauban, Quezon. Pagod man sa ating walking tour ngayong araw, don't worry, there is a place where we can rest. What's the name of the place? Sirit na. Before the sun goes down, aba syempre, kakain muna tayo. May nakapagsabi kasi sa akin na merong hotel dito na talagang pinupuntahan ng local at foreign tourists. Dito lang yun sa LC Big Mac Building, Mauban, Quezon. Ayun! Queen Margaret Hotel! O diba? Pangalan pa lang. Sosyal na. Tara, pasok na tayo sa loob. Dali, dali! Hi ate, ang ganda mo naman po. My name is Risa Perez. I am the operations manager at Queen Margaret, located at Diversion Road in Lucena City. And the other one is in downtown, which is in the heart of the city of Lucena. And then the other one is Queen Margaret Hotel in Mauban. Ay, kayo po pala operations manager. Hindi naman po sinabi agad eh. Medyo nagugutom na kasi ako eh. May alam po ba kayong masarap na kainan dito? We also have the restaurant, which is the Kim Sui, that we offer authentic Chinese food. It opens from 6 a.m. until 10 p.m. Okay yun ah! Mukhang masarap matikman yung mga authentic Chinese cuisine na ino-offer ng Queen Margaret. Eh, bakit nga po ba Queen Margaret? Ang social kasi ng name eh. Victorian-inspired ang Queen Margaret. Yung owner natin has only daughter. One of the name is Margaret. So, dun siya galing. So, since Victorian nga siya, Queen Margaret Hotel yung pinangalan niya doon. Dahil tunog social ng name ng hotel, magkano naman po ang rates natin dito, madam? In Queen Margaret Hotel Mauban, we have 25 rooms. Our rate starts from 1,500 to 3,000 and it includes actually breakfast for two persons. All our rooms has wireless internet connection. We have the PABX telephone system, we have cable TV, we have hot and cold water, the usual, the normal. And we also have the mini bar. Ah, apot kaya naman pala! At maraming amenities na rin nakasama. Standard room starts at 1,500 pesos. Kung gusto naman ng medyo malaki, meron namang superior na tinatawag, 2,500 pesos. Pwede rin sa kanilang deluxe room for only 3,000 pesos. At kung feel naman na magpaka-queen for one night, pwedeng-pwede ang suite room sa halagang 3,500 pesos. Miss Riza, dahil pang-queen ang hotel na to, pang-queen din dapat ang tanungan natin. So, are you ready? Here's the question. What's the advantage of being here in Queen Margaret Hotel? You have 30 seconds to answer. Joke lang! The comfort, the hospitality of the staff, lahat nandyan, the cleanliness, and na-feel nyo naman. Na-feel nyo naman yan. Feel na feel ko na nga, ma'am eh. Feel na feel ko rin yung chan ko. Tara na nga, kain na tayo! Oh, wait lang ha. Di pa tayo tapos, no? Sa mga hahabol sa trip, huwag nang magpatumpik-tumpik. Get your gears on dahil babaybayin na natin ang karagatan mapuntahan ka lamang. Cagbalete Island. Joiners, call time is every Sunday 10 in the morning. Let's go places smartly
here at Drift Ko To. Ba-dum-bum-doo-doo-doo-doo-doo. Ba-dum-bum-doo-doo-doo-doo-doo. Ba-dum-bum-doo-doo-doo-doo-doo.